Action! Francine! Ikaw ito! Kumiiyak! Ayoko na, Boyet. Hindi ko na kaya. Hindi pwedeng ayaw mo. Kailangan gustuin mo. Kakayanin mo. Pero, Boyet... Kailangan gawin mo ito para sa Mikat. Para magkapangalan. At higit sa lahat para matulungan mo ang pamilya mo. Hindi ba yun lang importante para sa'yo? Ang pamilya mo. Siyang hindi niya kilala ang kanyang tunay na ama. Tinawag siyang ampon at kinainggitan ng sariling kapatid. Bata pa lang nang pasukin niya ang mundo ng pag-aartista. Ngunit sa kanyang paglaki, naging mas mapangahas ang mga pelikulang pinagbidahan niya. Ngayon, isa na siya sa mga pinakamainit na sexy star sa pinilakang tabing. At nagsusumika pa rin siyang patunayan ang kanyang kakayahan na maging isang tunay na aktres. Una siyang sumikat sa pangalang Ana Marie Falcon. Ngayon, mas kilala natin siya sa pangalang Francine Prieto. Ito ang kanyang kwento. Tunghayan po natin! Mali, talaga ang mamahal na yata ng bilihin ngayon. Mahal oh, talaga. Ana, anong ginagawa mo dyan? May katulong naman tayo. Eh kasi, Mommy, ang dumi na po ng mga plato. At saka kanina pa na po nakatiwangwang dito. Kaya hinuwasan ko na po. Baka kasi dumating si Daddy, makita niyo marami ang bahay. At saka ayos naman po itong sa akin eh. Ana, bitiwan mo yan. Hindi mo gawain yan. Mare, ito naman panganay mo. Napakaswerte mo naman at napakamatulungin, ha? Magandang hapon po. At magalang pa. Ang ganda-ganda ng bata, artistahin pang dating. Kaya lang, hindi kahawig ng mga iba niyang kapatid. Ha? Hindi ah, magkakahawig naman sila. Hindi ah! Mistisa si Ana. Yung mga anak mong iba, mukhang in-check. Ha? Eh kasi si Ana, nagmana sa akin. Yung iba niyang kapatid, doon sa tatay nila nagmana. Sinabi mo eh. Pero alam mo, pasok mong showbiz yan. Sa ganda ng batang yan, pwedeng-pwede mag-artista yan. Showbiz? Oo. Paano? Sa Ipulaga, sali mo sa Little Miss Philippines. Kahit nung bata pa, kinakitaan na si Francine ang potensyal na maging artista. Palibhasa ay mestisahin, kaya madalas siyang nabibiro na artistahin ang dating niya. Na mga panahon iyon, mas kilala pa siya sa pangalang Ana Marie. At itong ginamit niyang pangalan nang lumahok siya sa Little Miss Philippines contest ng Ipulaga. May sinali sa Little Miss Philippines si Ana. Eh kung di pa sinabi sa akin ng kumpare ko, hindi ko malalaman eh. Eh ano naman ang masama doon? Nag-i-enjoy naman yung anak mo doon. Alam mo naman kung bakit ayoko eh. Paano ko malaman ng mga magulang ko? Magagalit sila. Mga magulang mo na naman. Ano bang pakialam ko kung anong isipin ng mga magulang mong in-check? Eh hanggang ngayon nga hindi nila tanggap na nagpakasal kasi isang katulad ko eh na hindi in-check. Step. Ay, nako, Noel.
napapagod na rin ako sa kakaisip ko anong iisipin nila. Paano na may iisipin ko yung isipin nating pamilya? Eh hanggang ngayon nga, hindi mo kami dinadala sa inyo eh. Bumubuelo pa ako eh. Tsaka alam mo naman, tradisyon namin eh. Yan. Yan, tradisyon na yan ang malaki nating problema. Talagang hindi na nila matatanggap na kasal ka sa hindi in-check? Ganun ba yon? Master, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Sinusuyo ko pa si Papa. At saka isa pa, doon din ako sa kumpanya nagtatrabaho. Ewan ko, Noel. Sa akin lang naman, sana kung may gagawin kang tulad ng ginawa mo kay Ana sa pagsali sa ganung klaseng contest, sana ipaalam mo muna sa akin. Ayoko ng gulo sa pamilya ko. Ana? Anak? Ana! Anak? Anak, huwag ka nang umiyak. I'm so sorry, Mommy. Dahil sa akin, nagawa kayo ni Daddy. Huwag mo sisihin ang sarili mo, anak. Wala ka namang kasalanan dun eh. Kasalanan ko naman po talaga, Mommy. Kung hindi po ko sumali to, hindi po kayo mag-aaway ni Daddy. Kala ko po kasi magiging proud siya sa akin. Hindi naman pala. Anak, mahirap kasi yung sitwasyon ng mga tradisyon ng pamilya ng daddy mo eh. At saka, hindi naman pwedeng kumawala ang daddy mo sa mga tradisyon na yon. Hindi ko po maintindihan, Mommy. Hayaan mo, anak. Balang araw maintindihan mo rin yon. Basta isipin mo lang na mahal ka namin ng daddy mo, ha? Mahal na mahal ko po siya, Mommy. Sana hindi po siya galit sa akin. Naku, anak. Kailanman hindi yung pwedeng magalit sa'yo. Ang gusto ko, ngumiti ka na kasi hindi bagay dyan sa maganda mong mukha ang umiiyak. Okay? Ngumiti naman dyan. Gustuhin man ni Francine na mapalapit sa kanyang lolo at lola, tila imposible itong mangyari. Marami naman pa akong laruan sa bahay eh. Ako, gusto ko po ng bagong manika, Dad. Sheila, di ba kabibili lang natin noong nakaraang linggo? Ha? Eh, luma na po siya, Daddy. Tsaka si Ana nga, daan ang laruan. Oh, di ba, sa susunod na lang ulit, ha? Pagsawaan mo muna yung nabili natin. Ah, ikaw muna, bahala sa mga bata. Sige, sige. Ba? Oh, ba? Mommy? Sino po yung mga kausap ni Daddy? Yun yung mga lola at lola nyo. Eh, bakit hindi po natin sila puntahan? Gusto ko po sila makilala. Nako anak, hindi pa ngayon ang panahon, ha? Kasi tingin na lang muna tayo doon sa kabilang tindahan. Ayan, oh, baka maraming maganda, ha? Sige po. Kaya mo si Daddy doon. Tika na. Bilang isang child star, sumikat din si Francine. Nakagawa siya ng ilang pelikula. Kabilang dito ang Darna. Basta, basta patsyahe yan bago dumating ang sini. E siya kit siyang tampo. Sige, sige. Wakatoli. Kamsya, kamsya. Pa, tikyawa ba? Sila. Noel, anak mo ba ito lumalabas sa TV? Ha? At pelikula ang pangalan Anna Marie Facon? Guale Cap de Kong Ue. Anak mo yan o hindi? Opa. Bakit? Wala ka na pera, pinag-aartista mo, anak mo?
o kulang na pinapaswedo ko sa'yo? Si Chikwanda. Kaya lang ano? Siyang Iguani? Nakakahiya gawa mo eh. Nakakahiya sa kamag-anak atin eh. Nakakahiya sa Chinese community eh. Takilan patlan. Pa? Wang diyong gua. Gusto ko, pigilan mo ang anak mo na gagawa kalukuhan. Yung piyakbo! Ayoko mag-aartista ang anak mo. Aba, ba't nakalabas lahat ng gamit mo? Ha? Daddy, ito po lahat ang gagamitin ko po sa shooting bukas. At ako po ang magiging batang Narda sa pelikulang Darna. Nag-i-enjoy ka ba dyan sa ginagawa mong yan? Oo naman, Daddy. Masaya sa shooting eh. Tsaka para lang naman ako naglalaro. Marami ako nakikilalang artista. Bida pa ako palagi sa school. Bakit, Daddy? Ayaw mo ba akong maging artista? Nagagalit ba si na Lolo? Kasi sabi sa akin ni Mommy, ayaw daw nila akong maging artista. Anak, wala akong pakialam sa sabihin ng iba. Basta pag alam kong masaya ang munti kong anghel, masaya na rin ako. Talaga, Daddy? Proud kayo sa akin? Of course. Proud na proud ako sa'yo. Kasi hindi lahat ng ama may anak na artista. I love you, Daddy! Kayo ang the best daddy in the whole wide world! And you're the best daughter in the whole wide world. Paalamal kita, anak. Dahil mas pinaburan si Francine ng kanilang ama, di maiwasang makaramdam ng inggit ang kapatid niyang si Sheila. Sheila, huwag mo sirain! Manika ko yan eh! Ano ba? Akin na yan! Huwag mo sirain! Dapat naman sirain yan eh! Ano ba? Akin na yan! Eh, susumbong kita kay Mami! Magsumbong ka! Hindi ka naman niya kakampihan eh! Alam mo kung bakit? Kasi nga, ampun ka lang! Hindi ka totoo ang anak ni na Mami at Daddy! Hindi totoo yan! Hindi ako ampun! Hindi! Anong hindi? Ayun ang narinig ko sa usap-usapan ng mga kumari ni Mami! Tignan mo nga ang sarili mo! Iba ang itsura mo kasi sa amin kasi nga, ampun ka lang! Putok ka lang sa buho! Hindi ako putok sa buho! Hindi ako ampun! Hindi! 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 Sa sinabi ni Sheila, lalong naguluhan si Francine. Dahilan upang sa wakas ay mabunyag na rin kung sino nga ba ang tunay niyang ama. Anak, bakit ka umiiyak? Ha? Mami, umpun lang po ba ako kaya ibang itsura ko kaysa sa mga kapatid ko dahil umpun po ko? Sino may sabi sa'yo niyan? Hindi naman po importante kung sinong nagsabi. Gusto ko lang po talaga malaman ng totoo. Umpun lang po ba ako, Mami? Hindi ka ampun, Ana. Anak kita. Pero ang daddy mo, hindi mo totoong ama. Anak, nung magkakilala kami ng daddy mo, nagtatrabaho pa ako sa barko noon. May iba akong boyfriend. Isang Norwegian. Alam ko, isang araw magtatanong ka kaya. Kaya lagi kong baon ito. Kasi gusto ko malaman mo ang totoo. Ito, anak. Siya ang totoo mong ama. Hindi si Daddy ang totoo ko, Daddy. Hindi, anak.
Pero kahit na hindi mo siya totoong daddy, mahal na mahal ka niya. At itinuturing ka niyang totoong anak. Halika. Anak, gusto ko sana huwag mong sasabihin kay daddy na pinagtapat ko na sa'yo ang katotohanan, ha? Opo. Kasi gusto niya isipin mo na siya ang totoo mong daddy kasi mahal na mahal ka niya. Ha? Opo. I love you, Mommy. Sige na, anak. Baka mahuli ka pa sa klase. Ingat ka, ha? Sige, bye, Mommy. Sari po, Mami. Uy, yung barkada mo, ha? Sheila, wala ka na bang klase? Sheila, siya na ba yung ate mo artista? Ang ganda pala talaga, no? Pwede ba pumasok na tayo sa loob? May project pa tayong sisimulan, di ba? Sheila, ang aga-aga ang kapalyata ng makeup mo. Ma, ikaw na nga nagsabi, ang aga-aga pa. Ako na naman napansin nyo. Ang sa'yo, bata ka. Sheila, kinausap ako ng isang teacher mo. Hindi ka raw pumapasok sa kanya, nagkakating classes ka raw. Eh, wala na siyang magagawa doon. Kasi boring siya magturo eh. Ano ba, Ma? Wala bang ibang pagkain dito? Nakakataba yung mga yun. Nagda-diet nga ako, di ba? Good morning. Good morning. Morning, Dad. Morning, Dad. Morning. Ah, oh, tsaan. Oh, aalis ka na ni hindi ka pa nga kumakain? Eh, nawalan na ako ng gana eh. Di sa school na lang ako kakain, pa? Hindi ka na naman ba sasabay sa amin? Hindi na po. May sundo naman ako dyan. Eh, ganyan ka naman lagi pag umaga eh. Patulan yung kapatid nyo. Siguro hindi lang maganda ang gising na ngayong umaga. Sige na, Mike. Ay, Daddy, may babalita pala ako sa inyo. Ano yun, anak? Nag-audition po ako sa isang modeling contest. Pasok po ako. Mapapanood niyo ako sa body shots. Wow! Talaga, anak? Nang magdalagita si Francine, dumalang na ang paglabas niya sa pelikula at telebisyon. Sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang mga magulang, pinasok naman ni Francine ang pagmumodelo. Mami, ito nga pala yung nakuha ko dun sa racket ko dun sa modeling. Ang bahay ng bahay natin. Naku, anak, nakakahiya naman sa'yo. Alam mo, talagang kailangan ko to. Kailangan ko ng pera ngayon. Wala akong makuhanan eh. Ay, ang mami ko, nagdrama na naman. Kaya ako nagtatrabaho para makatulong sa atin. O sige, mami, papasok pa ako. Malilate na ako sa school. Bye-bye. Sige, anak. Salamat, ha? Sige po. Bye, Daddy! O, ingat ka. Sige po. Noel, bakit kaya hindi na lang tayo kumuha ng sariling bahay natin. Para hindi tayo upa ng upa sa bahay na to. Bayad tayo ng bayad. Ano naman tayo kukuha ng pera? Eh, di sa papa mo. Pinag-usapan na natin to, di ba? Hindi pwede. Bakit hindi? Eh, halos lahat na ng kapatid mo nabili ng sariling bahay ng papa mo. Ikaw na lang ang hindi. Kung tutuusin naman, ang dami mo na rin naiakyat na pera doon sa kumpanya ng papa mo eh. Nahihiya ako. Hindi ko kayang humingi ng pera kay papa. Kaya hahayaan mo na lang ang pamilya mo tumira sa lugar na to. Eh, paano kung wala ka na? Ako? Paano mga anak mo? Saan titira? Noel naman. Para sa pamilya naman to.
Subukan mo man lang. Sige, susubukan ko. Pero hindi ako mangangako. Samantala, pilit namang sinusuyo ni Sheila ang kanilang ama. Ngunit sadyang malayo talaga ang loob nito sa anak. Kuya, pwedeng makahingin ng juice. Dad! Juice po. Ayos lang ako sila. Hindi pa ako nauuhaw. Hoy, halika nga rito. Gabing-gabi na. Ang kapal ng makeup mo. Sheila, sa lahat na ayoko yung maarte, ha? Estudyante ka pa lang. Kung ano-ano na yung nilalagay mo sa mukha mo. Tularan mo ang ate mo. Simple lang. Nakakatulong pa sa pamilya natin. Sheila, ano ginagawa mo rito? Nag-cutting classes ka na naman? O, anong pakialam mo ngayon? Aba, sumasagot ka na sa akin? Ewan ko sa'yo, nakakasira ka ng araw. Sandali lang, huwag mo akong tatalikuran. Ano ba? Ano bang problema mo? Ba't ba ang init-init ng ulo mo sa'kin? Gusto mo malaman kung anong problema ko? Ikaw! Ako? Oo, ikaw! Kasi maganda ka. Maganda kutis mo. Lahat na lang ng ginagawa mo, maganda. Kaya lahat ng atensyon ni Daddy napupunta sa'yo. Hindi mo nakikita, nakakasakit ka na ng ibang tao. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman kasi wala rin akong pakialam sa'yo. Hanggang sa magdalaga, patuloy ang pagnanasa ni Francine na kilalanin siya ng Chinese family ng amang kinalakhan niya. Gustong-gusto niyang makita ng personal ang mga ito, lalo na ang kanyang lolo. Pampalubag-loob na lang ni Francine ang paminsa-minsang pagdating ng mga biyaya mula sa mga kamag-anak na Chino ng kanyang ama. Noel, ano ba naman to? Matatanda na tayo para sa mga ganitong bagay, ha? Dahan-dahan. Konti na lang. Ano ba to? Pambihira talaga to. Konti na lang. Oh, steady ka lang dyan. 1, 2, 3! Ano ibig sabihin nito? Dito na tayo, titira. Ito na sarili nating bahay. Ha? Paano nangyari yun? Binigay ni Papa. Sabi ko kasi, gusto niyo nang tumira sa sarili nating bahay. Kaya ito, binigay niya. Talaga? Ay, salamat naman. Hindi na tayo makukumpahan. May sarili na tayong bahay, mga ano? Daddy, yung gindi-gindi ng bahay natin, ang laki-laki. Oo naman. Talagang malaki kinuha ko at mayroon kang sariling kwarto rito. Thank you, Daddy! Daddy, kama kami. Wait, ayun dalawa doon sa labas. Hindi naman. Hindi, meron kayong kwarto. Tingin sa kayo ron. Sheila, hindi ka ba masaya sa bago natin bahay?
Ang saya ko lang naman. Sobra talaga yung saya ko! Woo! Ganda ng bahay natin! Huwag niyo naiintindihin yung kapatid niyo. Alam mo, napansin ko kanina pang umaga, mainit na talaga yung ulo niya. Lagi naman ganun yun, Mami. Pero humina ang kita ng ama ni Francine mula nung lumipat sila sa townhouse. Nalulung kasi ito sa bisyong firing. Hawak mo na naman ang baril na yan, Noel. Huwag mo akong pansinin, Esther. Alam mo naman, ito lang ang libangan ko eh. Oo nga, pero magastos yung bisyo mong yan. Malaki na rin ang perang na uubos mo dyan. Kailangan natin ng perang yun, lalo na ngayon, kapos tayo. Nakakaraos naman tayo, di ba? Oo nga, dahil tinutulungan tayo ni Ana. Eh, paano kung wala na siyang racket? Papambaon ng mga bata. Huwag mo akong pagbawala. Mami, oh. Anak, nakakahiya na sa'yo eh. Mami, panggastos natin yan. Tsaka huwag na po kayong mahiya. Iisang pamilya tayo. Mahiya pa ba tayo sa isa't isa? Tsaka masaya naman po ako pag nakakatulong. Salamat, anak. Hindi nagtagal. Sa wakas, natupad din ang kagustuhan ni Francine na maipakilala sa kanyang lolo at lola. Noel, di ba nakakahiya? Okay ba itsura ko? Ayos ka lang. Huwag kang masyadong kabahan. Halika na. Ayun si Papa. Pa? Si mo at salay ni. Pinsyo ni katun kay sino? Kwek siya. Pa, guay kang Chu Esther, guay ka Sheila, Anna, Richard, Patrick. Punta na kayo sa table niyo, ha? Hichalo. Ano ba yung mga gamit na yan? Ah, mga lumang gamit po ni Mami. Pinapalagay niya po sa bodega. Oh, hindi ka nag-iingat. Hindi si Daddy yung totoo ko, Daddy. Hindi, anak. Pero kahit na hindi mo siya totoong daddy, mahal na mahal ka niya. At itinuturing ka niyang totoong anak. Ano ba yung tinititigan mo dyan? Po? Ha? Ila po, libro po. Ito po. Daddy, tama na yan. Mukhang pagod na po kayo eh. Ayos lang ako, huwag mo ako intindihin. Pero alam mo, anak, masaya ako. Masaya ako dahil nakilala na ng mga magulang ko ang pamilya ko. Pero alam mo, hindi mahirap din sa kanila yun eh, dahil sumira ako sa tradisyon eh. Masaya rin po ako, pero sana mas makilala ko pa po sina Lolo. Ang mangyayari din yun, anak. Pero ikit sa lahat, mas masaya ako dahil anak kita. Salamat, ha, sa pagtulong mo sa pamilya mo. Wala po yun, Daddy. Pero masuwerte talaga ako dahil anak kita. Oh, Daddy, bakit? Kasi po tumawag po akong doktor? Hindi. Wala. Ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Napagod lang siguro ako dahil kanina pa ako rito sa sasakyan eh. Pero Daddy, kailangan pa rin po kayo matingnan ng doktor. Baka mamaya kung ano na yan. Wala ito, anak. Malakas ang daddy mo. Hindi ako tinatablan ng kahit na anong sakit, kaya huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin at hindi ko kayo iiwanan.
Sheila, ito yung pambayad ng tuition mo. Salamat. Oh, eh bakit? Di ka na naman masaya. Di ako masaya? Ano ka ba? Masaya nga ako, di ba? Kasi grabe, ang laki ng natutulong mo sa pamilyang to. Tsaka ikaw pa'y nagpapaaral sa akin, sobra lang naman talaga yung saya ko. Sheila, wala naman ako sinusumbat sa mga naitutulong ko sa inyo eh. Oh, wala nga. Pero alam mo ba, dahil sa perang to, ikaw na lang nakikita ni Daddy? Ikaw na lang yung napapansin niya! Alam mo, sa totoo lang, parang ikaw lang yung anak niya. Sa kabila ng hindi magandang pakikitungo ni Sheila sa kanya, hindi nawala ng pag-asa si Francine na balang araw makakasundo rin niya ang kapatid. Patuloy na nagsumikap si Francine na mapalapit pang lalo ang kanyang pamilya. Noel, ano bang nakain mo't bigla mo kami pinagbiis mag-ina? Wala lang, pupunta lang tayo sa beach. Talaga, ha? Daddy? Bakit anong okasyon? O bakit? Kailangan mo magkaroon tayo ng okasyon para magkasama-sama tayong pamilya. Kaya sige na, bilisan mo para makarating tayo doon kagad bago mag-umaga. Teka, maghahanda ako ng mga pagkain. Huwag na, bibili na lang tayo doon. At sisiguraduhin ko sa inyo, magiging masaya itong bakasyon natin. Sige, tawagin mo na sila. Oo nga, sandali. Anak! Richard! Patrick! Sheila! Dalingan niyo naman! Daddy? Noel? Daddy? Sheila! Patrick! Daddy niyo! Daddy! Noel! Ay, Richard! Noel! Ambulansya! Dali! Tumawag ka! Okay, nakambulansya! Tibayin natin ang loob natin, Mami. Hindi pa babayaan ng Diyos ang Daddy. Dok, kamusta ang lagay ng asawa ko? Mrs., huminahon po kayo. Bakit to? Anong ibig niyo sabihin? Natapos na po namin lahat ng examination namin sa kanya. At ikanululungkot ko po na may colon cancer ang asawa niya. And terminal case na po siya. Hindi! Hindi totoo yan! Bawihin mo yung sinabi mo! I'm sorry, ma'am. Ano? Hindi totoo yan! Biglaan ang pagkakasakit ng ama ni Francine ng colon cancer. Sa sandaling panahon, lumala ang kondisyon nito. Diyos ko! Iligtas niyo po ang daddy ko. Parang awa nila po. Hindi ko po kakayanin kung mawawala po ang daddy. Ako na lang po sana. Huwag lang po ang daddy. Parang awa nila po. Thank you.
Natatakot ako. Di pwedeng mawala si Daddy. Ayoko, hindi siya pwedeng mawala. Tibayan natin ang loob natin, Sheila. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gawa akong kasalanan. Mga pagkukulang ko, patawarin mo ako. Sheila. Daddy. Sheila. Hindi ko masasabi sa'yo, anak. Sa'yo. Pati sa pagpipinto mo, anak. Pag natutulog ka, pinagmamastan ko gawa mo. Sabi ko, isang araw, magiging sikat kang pintor. Daddy, mahal na mahal kita. Hindi mo na kailangan sabihin yun, anak. Alam ko, problema, Mami, ha? Pag-aaral mo. Huwag mong pababayaan, ha? Richard. Pag-alis ko, ikaw magiging padre de pamilya. Ikaw ang bahala sa mga kapatid mo, ha? Opo, Dad. Ma? Pa? Di mo usawa, siyang naitiya. Kung dali ni Chay na itong papadali ko, di ha? Yung po isa, ma. Siyang naitiya na yun. Bahala na kayo sa pamilya ko. Ana? Ana, salamat. Salamat sa pagtulong mo sa pamilya natin. Ikaw na bahala sa mami mo, sa mga kapatid mo.
ng Diyos, alam. Dahil alam ko nandiyan ka para sa kanila. Pag-aaral mo. Pagtapos ka. Opo, Daddy. Kahit maging abala ka. Pangako ko po yun sa inyo. Anak. May sasabihin pa ako sa iyo. Bago ko tuloy ang magpaalam. Anak. Gustuhin ko man, anak. Hindi ako ang tunay mong ama. Hindi tayo magkarelasyon. Pero alam ng Diyos, kahit hindi kita tunay na anak, minahal kita higit pa sa akin po. Daddy, noon ko pa naman po alam yun. Pero hindi na po mahalaga yun. Dahil dito po sa puso ko, kailan pong nag-iisang ama ko at wala na pong iba. Mahal kita, anak. Mahal ko rin po kayo. Kailan po ba kayo? Anak, paano na tayo ngayon? Paano na tayo mabubuhay? May awa ang Diyos, Mami. Makakaluwag din tayo. Esther, alam ko hindi naging malapit ang inyong pamilya sa amin. Pero, anak ko si Noel, at alam ko mahal niya kayo. Kaya, huwag kayo mag-alala. Sisiguruin ko, magkakaroon kayong buwan na sustento galing sa akin. Marami pong salamat, Papa. Marami pong salamat. Malaking kawalan para sa pamilya ni Francine ang pagkamatay ng kanilang ama. Matapos itong mailibing, sunod-sunod na dagok ang dumating sa kanilang pamilya. Muling napaisip si Francine kung paano siya makakatulong sa kanyang ina. Mami, ayos lang po ba kayo? Anak,
kulang na kulang ang binibigay sa atin ng lolo mo eh. Halos, tignan mo, halos pamalengke lang to. Mami. Ang hirap na sitwasyon natin ngayon, anak. Simula nung mamatay ang daddy mo. Pakiramdam ko para tayong pulubing na mamalimos kung magkano lang yung iabot nila sa atin. Nakausap ko po yung agency ko. Mahina raw po talaga ang modeling ngayon. Wala raw po akong projects. Paano na tayo? Sa isang linggo, magtutuwisyo na naman yung dalawang kapatid mo. Saan tayo kukuha ng pera? Huwag po kayong mag-alala, Mami. Nagawa po ako ng paraan. Basta malalagpasan po natin to. Mami, tama na. Malalagpasan po natin to. Pangako ko sa inyo. Mami. Ang pagsali sa binibining Pilipinas ang naging paraan ni Francine upang makatulong siya. Ngunit hindi siya pinalad na manalo sa kompetisyong ito. Anak. Ginawa ko naman ang lahat, Mami. Kaya lang, hindi pa rin ako nanalo. Anak, wala na tayong magagawa doon. Hindi mo namang kasalanan yun eh. Pakiramdam ko, ito na lang yung huling pagkakataon natin. Kaya lang natalo ako. Ano na lang ang gagawin natin ngayon? Excuse me. Assistant po ako ni Robitan. Pinalapit niyo po ako dito para ibigay po itong number niya. Ito nga po yun. Tawagin niyo daw po siya dahil gusto niyo daw po kayo makausap. Hindi ba ito yung movie producer? Yes, yan yun. Anak ko. Come in. Sir, andito lang po si Anna Marie. Sige, papasukin mo. Pasok na po kayo. Halika po. Good afternoon po. Ay, good afternoon din. Hello po. Magpukay ha. Thank you. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Napanood kita sa Binibining Pilipinas. And personally, gusto kita. May mga line-up akong mga projects. Gusto ko sana, kung papayag ka, nandun ka. Pero medyo sexy ang mga pelikulang to. Payag ka bang magpa-sexy, Ana? This is a good opportunity. Sayang naman kung mapapakawalan mo. O, sige po. Payag po ako. Good! Hindi ka magsisisi dito. Napag-isipan ko rin na baguhin ang pangalan mo para mabago ang image mo. Ano pong pangalan? Francine. Francine Prieto. Francine Prieto. Tuluyan na ngang pumalaot si Francine sa larangan ng pagpapaseksi sa pelikula. Sa pagnanais na makatulong sa kanyang pamilya at sa kagustuhan na rin niyang makalikha ng pangalan, lakas loob niyang hinigitan pa ang ginagawa ng mga bold star na nakasabayan niya. Kailangan gawin mo ito para sumikat, para magkapangalan, at higit sa lahat para matulungan mo ang pamilya mo. Hindi ba yun lang naman ang importante para sa'yo? Ang pamilya mo. Sige, itutuloy ko to. Thank you.
Diyan ka lang, ah. Sandali lang. Ate Ana, para sa'yo. Buksan mo! Alam mo, Te, ako gumawa niyan. Nagustuhan mo? Te, pasensya ka na kung dati parati kitang inaaway. Hindi lang kasi kita naiintindihan nun. At saka alam mo naman, naiinggit ako sa'yo. Pakiramdam ko, ikaw lang ang mahal ni Daddy. Lahat ng atensyon niya nasa'yo. Hindi ko nakikita na lahat ng paghihirap mo para sa amin. Sana at ipatawarin mo ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa'yo. Sheila, hindi mo naman kailangan humingi ng tawad eh. Kasi kahit dati pa, naiintindihan naman kita eh. Mahal kita at kapatid kita. Mahal kita, ate. Nagsimula na ring sumikat si Francine matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng Liberated, ang kanyang launching movie sa Seiko Films. Nasundan pa ito ng isa pang box office hit, ang sex comedy na Bridal Shower. Ngunit tila hindi nagugustuhan ng kolehiyong pinapasukan ni Francine ang pagkakalinya niya sa mga pelikulang hubaran. Kaya kita pinatawag dito dahil hindi ko nagugustuhan ang ginagawa mo. Bilang din ang eskwelang ito, tungkulin ko na pangalaga ng reputasyon ng ating eskwelahan, ng ating institusyon. Ano po ang ibig yung sabihin? Maraming tumatawag sa akin at nagsasabi na malaswa raw ang pelikulang nilabasan mo. Catholic school to, iha. Hindi ko papayag na masira ang karangalan, kredibilidad ng eskwelang ito dahil lamang sa pag-artista mo. Eh, sir, trabaho lang naman po yun. Sorry. Nakapag-desisyon na ako. Hindi ka na pwedeng mag-enroll sa eskwelahang ito. Sir, huwag niyo naman pong gawin yan. May pangako po ako sa daddy ko na magtatapos po ako ng pag-aaral. We all have our sad story to tell, iha. Pero wala na akong magagawa. Nasa guidelines ng university natin na bawal ang ginagawa mo. Kaya pwede ka na namin i-kick out. Yes, sir, parang awa niyo na po. Trabaho lang naman po eh. Kaya ako po nagawa yun. Please, sir, huwag niyo naman po ako paalisin dito. Please, sir. I'm really sorry. Pero wala na akong magagawa. The decision is final. Ganito.
Ang gusto ko na naman makapagtapos ako ng pag-aaral eh. Kinagawa ko naman ng lahat. Alam mo ate, hayaan mo na sila. It's their loss. Tinan mo ah, matalino ka. Sigurado ako makakahanap ka pa ng ibang eskwelahan na mas magaling pa dyan sa eskwelahan mo ngayon. Bakit kasi hindi nila ako maintindihan eh? Anak? Mami. Mami, bakit? Oh, good news. Huwag ka na umiyak. Nakausap ko yung kakilala kong Dean. Tutulungan daw siyang makalipat sa ibang university next sem. So, hindi ka natitigil sa pag-aaral. Oo, oh, kita mo. Bakit? Hindi ka ba natutuwa sa binalita ko sa'yo? Sobrang tuwa, Mami. Naiiyak lang ako kasi naiisip ko si Daddy eh. Matutupad ko pa rin ang pangako ko sa kanya. Makakapagtapos pa rin ako ng pag-aaral. Halian nyo, darating na sila! Ano po? Okay mo na to. Ready na. Ayan. Oh! Ano nangyayari dito, Mami? Anak, hindi mo ba alam birthday ng Daddy mo? Alam ko, pero naghanda kayo? Siyempre naman, kahit wala na sa atin ang Daddy mo, kailangan sineselebrate pa rin ang birthday niya, hindi ba? Oh! Umpisa na natin! Yung ano, pause pa lang. Ayan. Ayan. Ana, siguro naman, ikaw na yung mag-blow ng candle ng Daddy mo. Sige po. Happy birthday, Daddy! Alam ko, gutom na tumanga ka dali. Oh, ano? Bakit? Wala lang, Mami. Masaya lang ako. At alam ko, kung nasaan man si Daddy ngayon, masaya rin siya para sa ating lahat. Magpakailanman. Magpakailanman. Huwag na tayo mag-iyak at kumain na tayo at gutom na rin ako. Halika na. Francine, anong ambisyon ang dinadala ng isang katulad mo at your age, ha? Ngayon po, no, since nag-aaral pa po ako, gusto kong makapagtapos, ganun. Tapos, sana tumagal pa ako sa business na to, tsaka magkaroon po ng sarili ko ring business balang araw kasi hindi naman po forever yung trabaho ko eh. What are you taking up in college? Psychology. You're taking up psychology. Naiintindihan mo na ba yung pinagdaanan mo na sa buhay mo? Opo, naiintindihan ko. Tanggap mo na yon yung gano'n na. Ang hirap nung hindi mo nakikilala ang father mo, di ba? How did that feel for a young girl? Wala naman po kasi simula nung bata naman ako, naramdaman ko ng lahat ng puno ng pagmamahal sa daddy ko talaga, yung daddy ko ngayon. Kasi sabi nila, pagka daw gano'n ng bata, yung hindi mo nakilala either of your parents, naaapektuhan ang buhay niya. Siguro yung iba po, pero sa akin naman hindi. Eh, hindi mo na nga kilala yung tunay mong tatay. Eto nga, meron ka nga, pero hindi ka naman welcome o hindi kayo welcome masyado sa family. Yun lang po, nung bata kami, syempre maraming bakit ganun, naririnig namin kasi may radyo sila, naririnig namin na nag-uusap sila, may pupuntahan silang party, daddy ko pupunta doon, sasabihin sa mga pupunta ako sa party sa kabila. Oo. So, parang, bakit hindi kami kasama, ganun. And did you eventually discover bakit? Kasi hindi nga kami tanggap. Bakit hindi kayo tanggap? Siguro hindi nila gusto mapangasawa yung mami ko ng daddy ko. Hindi ka ba ninenervous doon na baka mamaya yung mga lalaki hindi ka itrato na seriously because of itong trabaho mo? If ever po na dumating man yung taong yun, sa tingin ko, kung talagang mahal niya ako at gusto niya akong pakasalan, di tanggapin niya po ako kung sino ako. Kung nanonood yung family ng father mo na hindi kayo masyadong malapit doon, ano, what would you want to say to them? Sa family po ng daddy ko, lalo na kay Yaya at Ama, salamat po at tinanggap niyo kami bilang kapamilya ninyo. Kahit kailan lang tayo naging malapit, okay na po sa amin yun. Sana po
Lagi niyo po kaming mamahalin. Ganon din po kami. Mamahalin po namin kayo kahit po anong mangyari. Ayun po. And to your mom? Mommy, thank you na nandiyan ka lagi. Basta lagi lang ako nandito sa'yo. Kahit ano, kahit ayaw mo pa ako magka-boyfriend, okay lang ayaw yun. Okay. Basta, mommy, lagi lang ako nandito. Mahal na mahal kita. Oh, thank you very much, thank Francine. You po. Maraming salamat sa pahintulot mo sa magpakailanman na gamitin ang iyong storya mm-hmm. para maging inspiration sa mga kabataan ng katulad mo. And this is for you. Mm-hmm. Thank you very much. Ayan, thank you, Tito Mel. Okay. Tsaka syempre sa magpakailanman at at syempre sa GMA Kapuso, maraming salamat po. At gusto ko rin pong pasalamatan yung mga taong pong nakatulong sa akin. Syempre po, unang-una po sa lahat, ang nagbukas po ng pintuan muli sa akin sa show business, si Tito Robby Tan, ang boss ko po sa Seiko Films. Tito Robby, thank you po at nagtiwala po muli kayo sa akin. At syempre po sa aking manager na si Tito Cez Evangelista sa pagsuporta po sa akin. Maraming salamat po sa aking pong pamilya na nandiyan po lagi nagmamahal. At sa aking pong mga kaibigan at sa mga tagahanga po na lagi pong sumusuporta. Sana po lagi niyo po akong susuportahan at para po lalo pa po akong tumagal dito at maging isang, makilala po bilang isang tunay na actress. Okay, thank you, Francine. Thank you very much. Hanggang sa dulo na... Paghubad man sa pelikula ang naging daan niya upang makatulong sa kanyang pamilya, hangad lamang ni Francine ang respeto at pagkilala sa kanyang kakayahan. Alam niyang hindi madali ang larangang pinasok niya. At kahit gaano mang kagulo ang mundo ng showbiz, handa itong suungin ni Francine, matupad lamang ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ako po si Mel Tianco, at ito ang kwento ng bawat isa sa atin, ngayon, bukas, at magpakailanman. Yan ang aking dalangin, magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay